Niño. Yeah! Ang ating iboto. Kap Niño! Inaampi, Kap Niño, kasanggamo. Kap Niño! Kap Niño ay kalaban ng natiwali sa gobyerno. At kasangga naman po ng mga inaabuso. Si Kapitan Niño ay mabuti kaibigan. Kapag yan ay kasanggamo, ay huwag ka lang kabahan. Ipagtatanggol ka niya kahit kailan, kahit saan. Ang mga kaaway mo'y ituturing niyang kalaban. Si Kapitan Niño'y mabait, mapagmahal na tao. May dunong at may galing, may tapang at prinsipyo. Kapitan Niño, barsaga, minsan longhair, minsan kalbo. Pero di nagbabago ang busilak niyang puso. Okay, good afternoon sa lahat. Magandang araw sa Facebook Live, magandang araw sa inyo at magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kababayan natin na mga nasa abroad, kamusta na kayo mga kapatid? Kayo ba ay maganda ang araw ninyo? Maganda ba ang inyong hinaharap ngayong araw ng Huwebes? At sa ating TikTok Live, nakat-live din tayo sa ating, ba't may corona yung ulo ko sa TikTok? Ha? Ilang tong ano sa TikTok, hindi ko makita yung nanonood. Okay, sa mga nanonood sa TikTok Live, magandang araw sa inyo mga kapatid. Kung nasaan man lupalop kayo, mag-ingat kayo parate, ha? Buhay kanggat gusto mo ang at sa Facebook Live, uulitin ko mga kapatid, ha? Ako po, how many times kong sinasabi, pag hindi ka gwapo talaga at hindi kita kursunada, kahit magkita tayo ng kalsada, batiin nyo ako, tawagin nyo ako. Pag hindi kayo pumasa sa aking paningin at hindi kayo pasok sa qualification ng mga hinahanap kong lalaki, sorry, dead ma. Ha? Isnabero ako, suplado ako, suplada ako sa mga hindi gwapo. Ha? Mga putang ina ninyo, hindi talaga ako palabate pag hindi ko kursunada ang mga lalaki sa kalsada. Mga putang ina nyo. Ha? Puting hangarin, Kapinyo, ituloy mo. Tirahin mong mga loko, bakbakin mong mga abuso. Bigyan mo ng isang... Pilipinas Avenue, nag-message ako sa'yo kanina. Malutong! Yung taga Balinsuela. Gusto mo rin bang sumunod doon? Paalala ko lang. Kung ano ang private message ko sa'yo kanina, private yun. Hindi mo pwedeng ilabas yun. Privado yun. Ha? Na, para lang sa kaalaman mo. Inanyo, kaninyo ang ating iboto. Kaya yung nag-message sa'yo kanina, hindi fake account yun. Ako mismo yun. Kaninyo, inaapi, kaninyo, kasanggamo. Kaninyo, kaninyo ay kalaban ng natiwali sa gobyerno. At kasangga naman po. Okay mga kapatid, kanina may napanood na may nakita akong isang post na kung saan itong putang ina. Ngayon pa na ba tumakbakin o mamaya na lang? Mamaya na lang siguro o ngayon na? Para may topic ako. Itong isang putang ina na isang vlogger din, nasaksaka ng pagkabobo na nagpapanggap na may utak. Oo. Nagpapanggap na may isip, nagpapanggap na may dunong, nagpapanggap na may pinag-aralan, nagpapanggap na ubod ng talino. Ako wala akong pakialam sa'yo, putang ina mo, Rendon. Oo, wala akong pakialam sa'yo. Ha? Wala akong paki sa'yo, pero nang pakialaman mo at banggitin mo ang salitang kabaklaan, putang ina mo ka, kung galit ka kay Vice Ganda, siya lang ang tumbukin mo. Huwag mong pakikialaman ang hanay ng LGBT. Ha? Huwag mong pakikialaman ang kabaklaan. Ha? Kasi kami, sabi ko nga, kung galit ka sa isang tao, direct to the point. Hindi yung sasabihin mo, may abs ka nga. Paasa ka sa bakla. Bakit? Hindi ka ba bakla? Ipaminta ka. Nagpapanggap kang
straight na lalaki, puki ng ina mo, Lindon Labrador, eh mas bakla ka pa sa akin, hayop ka, na putang ina mo ka. Di ba? Nagpapanggap ka na lalaki ka, nagpapanggap kang straight ka, eh mas bakla ka pang puki ng ina mo ka. Ha? Bakit hindi mo pakialaman ang buhay mo? Ha? Iputang ina mo ka lahat na lang, pinakikialaman mo ibang personalidad. Ha? Isang hamak ka lang din naman na vlogger na gustong kumita sa social media na nagmo-monetize, na umaasa para pagkakitaan mo ang pagbablog mo. Putang ina mo ka! Hindi ka ba nahiya niya sa pinaggagawa mong puki ng ina mo ka? Si Bitoy, kung ano nang pinagkasabi mo kay Michael B. Diba? Bumalik ka sa pinanggalingan mong puki ng ina mo ka. Kuko Martin, kung ano rin ang pinaggangangangak mo dahil doon sa Batang Quiapo. Putang ina mo ka, gusto mo lang din atang mapasok dyan sa Batang Quiapo. Teleserye. King ina ka. Eh, nung nakita nga kita, alam mo ha, nung ako nakapunta dyan, doon sa restaurant mong putang ina mo ka, amoy na amoy ko ang kabaklaan mo, putang ina mo. Amoy na amoy ko ang kaletsihan mo at kapunyitahan mo. Puki ng ina mo rin doon. Wala kang pakialam kahit na kaninong nilalang kung ang isang lalaki nagpapagamit sa bakla, nagpapatsupa, wala kang pakialam dahil hindi mo katawan ang pinapasubo, putang ina mo. Kaya tigilan mo ang kalindutan mo, kalitsihan mo, puki ng ina mo. Tarantado, gago. Ha? Ikaw puki ng ina mo ka, hindi ko alam kung krusonada mo yung jowa ni Vice Ganda, ha? Na mukha rin naman paminta. Gusto mo ba magpakaiyot doon? O gusto mong kantutin yun? O gusto mong susuhin yun? Puki ng ina mo ka rin doon? Ha? Kaya ganun tinanong ako ni Mark, si Mark kay Gamboa na social media vlogger din, ano masasabi mo kay Rendon? Amoy ko ang pagiging bakla ng putang inang yan. Nung first time kitang nakita, amoy ko ang pagiging hindot na bakla ka. Puki ng ina mo ka. Dahil ang mga bakla, tandaan mo Rendon, kahit magpakalalaki ka, ha, kahit anong straight ang galaw mo, pag ang isang bakla ang kaharap mo, maaamoy at maaamoy ang kabaklaan mo, putang ina mo. Ha? Huwag kang magpanggap na ikaw ay taong straight, gago. Sumusubo ka rin, puki ng ina ka. Inaabuso ka. Paawayin mo yung iba dyan, wala akong pakialam. Pero yung isasama mo yung salita na may abo ka nga. Paano ka naman sa bakla? Abay, teka. Anong kinalaman ng mga kabaklaan dyan? At least kaming mga ladlad, kaming mga bakla na lutang sa kabaklaan, alam ng tao na ganun kami. Eh, ikaw? Ano ka nagpapanggap ka sa sarili mo? Na straight ka? Nagpapanggap ka? Na lalaki ka? Putang ina niyan rin doon. Ang hirap sa buhay niya, sa totoo lang. Ha? Ang hirap niyan. Alam mo, bago ka magmalinis, puki ng ina mo ka, na motivation mo ng kalitsihan mo, bayaran mo muna yung pinag-uutangan mo na gumawa ng rice, yung mga artistang rice. Yung bayaran mo muna ng buo yun. Bago ka magngangaw-ngaw, puki ng ina mo. Hindi yung putang ina mo ka kung ano mga pinaggagawa mong kaletsyang kahindutan. Putang ina mo ka para umangat ka ng umangat. Kung di ka maggagong pendeho ka, putang ina mo ka. Totoo nga, pumunta ako doon. Ultimo mga waiter mo, mga paminta rin naman eh. Mga silais. Ha? Totoo lang. Mga silais naman yung mga customer mo doon eh. Na mga kauri mo na nagpapakasosyal, na hindi naman talaga sosyal, mga nagpapanggap na mga alta syudad, leche ka, huwag mo sabi na hindi pa nahawakan ng bakla yung bayag mong, ewan ko kung tuli, balita ko nga, supot ka nga eh, puki ng ina mo ka eh, di ba Rendon?
Supot ka! Putang ina mo! Ginagalis ang bayag mo! Putang ina mo! Ngayon, ididimanda mo ako. Patunayan mo sa korte na ang bayag mo hindi ginagalis at hindi ka supot. Willing ka bang patunayan sa korte na ang titi mo hindi ginagalis at hindi supot? Oh, ididimanda mo ako. Ha, puki ng ina mo. Patunayan mo sa korte na ang titi mo ay hindi supot. Putang ina mo. Ninyo ka. Ito, sinabihan akong bakla, supot daw ako. O, ano, papakita mo bayag mo sa korte? Para mapatunayan na hindi ka supot? Dapat napakikita sa korte yan. Para masabi talaga na hindi ka supot. At ako'y mahatulan ng guilty. Ang ating boto, Kapinyo, inaapi, Kapinyo, kasangga mo, Kapinyo, Kapinyo ay kalaban ng natuwi sa gobyerno, at kasangga naman mo. Ganyan lang! Itong putang ina nitong baklitan to. Hoy, Rendona. Ha? Imbis Rendon, Rendona ka ngayon. Putang ina mo ka. Charito kong baklitas ka. Hayop ka, ayaw mo pa magladlad. Tang inang yan. Alam mo, ang pinakamasama sa isang LGBT, ha? Yung alam mo na nagmamahal ka sa isang kapwa mo lalaki, gusto mong matikman. Ang pinakamahirap dyan na parte sa isang bakla, alam mo kung ano? Yung itinatago mo ang pagiging baklos mo. Rendon, napakahirap ng ganyang kalagayan mo. Ha? Galit ka. Kasi yung gusto mo, nakita mo doon sa isang kinainisan mo na personalidad. Masyado kang inggitero. Masyado kang selfish. Puki ng ina mo. Pero ang baho ng bunganga mo, puki ng ina ka. Inaabuso. Ha? Rendon? Mabaho ang bunganga mo, puki ng ina mo. Ha? Inyo ang... Kaya ngayon na, kaya ngayon kausap kita, dyan sa restaurant mo, nung magkakatabi tayo nila Mark Gamboa, umiiwas ako sa'yo habang nagkasalita. Kasi nga, ang baho ng bunganga mo, puki ng ina mo. Ating iboto. Bahong-baho ako sa bunganga mo, puki ng ina mo. Kapinyo, inaapikap ninyo, kasangga mo. Kapinyo, kapinyo ay kalaban ng tiwali sa gubi. Mag-vlog ka. Ha? Huwag mong pakialaman yung kahalay ng kabaklaan, puki ng ina mo. Ha? Dahil isusumpa ka namin, putang ina mo, hanggang kamatayan mo. Putang ina mo ka. Ha? Yan ang itaga mo sa kukuti mo, Rendon, putang ina mo. Kung araw-araw may utak ang hayop ka. Ha? Ipasok mo sa kukuti mo yan, puki ng ina mo. Ha? Huwag kang syunga, hayop kang inutil ka. Ha? Kaputang ina mo ka. Uy, may problema ka ba? Ha? Putang ina mo ka. Anong, uy, may problema ka ba? Putang ina mo ka. Ba't nagtanong mo? Uy, may problema ka ba? Bakit nagtanong yun? Wala! Putang ina mo! Wala akong problema! Leche! Ang problema, alam mo rin doon, putang ina mo ka? Isa lang ang gusto kong mangyari sa'yo. Putang ina mo ka, pipitan kita! Putang ina mo ka, nang matigil ka, hayop ka, kahit taminta ka, puki ng ina mo. Ha? Iiyutin kita, puki ng ina ka. Barangay Chupaco. Ha? Sa kanto. Tigilan mo kalitsihan mo yan. Inyo. Putang ina mo ka. Magkaisa tayo. Ha? Dito, sa ating kapitan, Kap Ninyo, para sa kaunlaran. At kasaya. Kaya doon sa mga follower ni Rendon, mga putang ina ninyo, ito ang para sa inyo, mga fucking shit kayo. Mga leche kayo. Ganaan. Para tayo makarapos sa pangkinabukasan. Lalo na yung mga kapugian. Ha? Sa mga follower ni Rendon? Oh, kinkina nyo. Ha? Yan, mga bullshit kayo. Mga tanga, mga mangmang. Ha? Mga walang utak. Tandaan ninyo. Rendon! Ito ang gawin mo, Rendon. Alam mo, gusto mo, Rendon, bumalik ka sa katinoan mo? Ha? Rendon! Gusto mong bumalik sa katinoan mo, ang utak mo?
Bibigyan kita ng gamot, puki ng ina mo. Total, puta ka ng puta, puki ng ina mo. Ito ang para sa'yo. Dilahan mo ito! Dilahan! At ninyo, Barsada, yun ang ina mo. Dilahan mo! Parang pupako, kanto ng kanto ninyo. Mayroon tayong kapag... Dilahan mo ang pito rin doon. Maniwala ka. Babalik sa katinuan. Ay, naka rin doon. Pag kinain mo ang pitko, putang ina mo ka. Titino ang utak mo. Maniwala ka. Ikaw takagtado ka talaga eh. Ha? Ako wala akong pakialam. Awayin mo si Vice Ganda. Awayin mo kung sino-sino. Pero yung... Pati yung isang tao na nanahimik ang mga kabaklaan, sasabihin mo, may abs ka nga. Gwapo ka nga. Maganda ka ng katawan mo. Sabay isusundot mo. Palamunin ka ng bakla. Putang ina mo ka. Diba nakakairita yung ganyan eh. May maikontent ka lang. May maisabi ka lang, putang ina mo ka. Pati yung mga hindi mo dapat idadamay na community, idadamay mo. Ipapasok mo kami, ang buong kabaklaan. Putang ina mo ka. Ha? Kung may pinag-aralan ka rin doon, gamitin mo ang iyong utak. Ha? Minsan, ang kaletsihan mo, hindi na nasa sa lugar. Ha? Sabi ko nga, umaasa ka lang din sa revenue dito sa social media. Putang ina mo ka, professional ka, di ba? Graduate ka, tapos ka sa pag-aaral, di ba? Pero anong nangyari? Negosyante ka. Bakit dito ka pumapasok sa social media? Ha? Ako nga hindi nag-aral. Ha? Hindi ako negosyante. Pero maligaya na ako kung ano ang trabaho ko sa araw-araw. Maligaya na ako sa kinakain ko. Pero hindi ako nagmo-monetize. Ilang taon na akong vlogger. More than 15 years na akong vlogger. Pero niminsan, hindi ako nagmo-monetize. Hindi ko pinagkakitaan itong vlog na ito. Ha? Ikaw, subagong sulput ka lang sa social media, putang ina mo ka? Kung akala mo kung sino kang hayop kang putang ina mo ka, kung nagpapatyupa ka ba sa akin, putang ina mo ka, sa tingin mo, aatakihin kita? Kahit sabihin mo, mga baklang mga yan, wala akong pakialam. Magpasuko ka sa akin, putang ina mo ka, rindon. Mananahimik ako sa'yo, puki ng ina mo ka. Sabi ko nga, putang ina mo ka, bakla ka, hayop ka. Ha? Maliit ang titi mo, putang ina mo, ginagalis pa. Oo. Maliban pa sa maliit ang titi mo, kupal ka pa, puki ng ina mo. Di ba? Dahil gago ka, puki ng ina mo. Ha? Pamilya, tabas ka sa puso. Hak ninyo, Barsada sa sokmedya yan rin ah. Napakasimplit mahimhin, hindi marunong magmura. Kasanggan ng kabataan na malaki ang inaharap. Lalo na yung mga pogiyan ang kanyang inahanap. Tutulungan ni Hak ninyo sa ginhawa at sa hirap upang kanilang maabot pinapangarap na ulap. Mga senior city. Lahat na lang pinagkakitaan mo. Lahat na lang i-content mo. Kung sino-sinong mga kilala sa lipunan na mga artista, pati yung pinakikialaman mo. Ah? Palibasa kasi hindi ka pinagpapatulan. Putang ina mo ka. Siguro pag nakatanggap ka ng mga kasong katulad ko na dinaranas ko ng mga cyber libel, putang ina mo ka siguro. Ewan ko kung ganyan pa rin ang tabas ng bunganga mong putang ina mo ka. Oo. Oh. Ewan ko na kung ganyan pa katalim ang bunga nga mo, putang ina mo ka. Birin mo ako ha. Nubaysia, Tarlac, Gapan, Quezon City, kung saan-saan part pa ng Metro Manila nakapail yung mga cyber libel ko. Oh, lahat naman yan inaatinan ko. Siguro kung ikaw siguro nasa katayuan ko, puki ng ina mo ka, mauulul ka, putang ina mo ka. Yung ina mo kang putris ka. Sabi ko sa'yo, Rendon, ayusin mo ang buhay mo. Ha? Tigilan mo yung mga kahindutan mo, kaletsihan mo, putang ina mo ka. Kapin nyo'y kaagapay. Kapin nyo'y kaagapay.
barangay. Tandaan mo rin doon, hindi pag may pagmamalaki yung maganda katawan mo, putang ina. Sa panahon ngayon, karamihan ng magagandang katawan, mga bakla. Ang tunay na lalaki rin doon, tandaan mo, hindi nag-aayos ng itsura. Hindi nag-aayos ng mga mukha. Kasi kaming mga gwapo, kaming mga straight, ma-happy na kami sa ganitong itsura at hindi na namin kailangan mag-ayos ng itsura. Kasi organic kaming gwapo eh. Pinanganak kaming ganyan. Eh ikaw, putang ina mo ka, hindi ka pa content sa sarili mo kung ano namang pinagre-retikokin mo sa mukha mo. Okay nang ina ka. Ngayon, chupa ko! Mas masarap rin doon. Chumupa ka na lang. Magpakaladlad ka. Susuportahan pa kita. Putang sa kanto ng Sanso Pino, magkaisa tayo dito sa ating kapitan, Kapinyo.